Good morning sa ating lahat. Okay, at sa mga sumusubaywa, good morning po sa inyo. At narinawa ay huwag kayong magsawa sa pagsusubaybay at para marami tayong matutunan. Okay? So ngayon ay December. Okay, so parang malapit na yung Pasko. Ano? Nararamdaman niyo pa ba o hindi na? Parang hindi na eh. Okay, ano? So Merry Christmas sa ating lahat at harinawa tayong pagbalain ng ating Panginoon. Marami man tayong mga pinagdadaanan. So, binibigyan lagi natin yung mga problema. Pero hindi rin may kakaila na mayroon yung mga blessing na tayong natatanda. Amen po? So, tagumpay na nangyayari sa ating buhay, hindi magpapahuli ang Panginoon. Tama? Congratulations sa ating kapatid na maging si Brother Derek. Siya ngayon ay legitimate engineer. Siya po ay nakapasasunan. Salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay laging gumagawa sa atin. Amen ho? Laging yung tatandaan. Every time na mayroong trials, laging mayroong ibibigay ang Panginoon. Okay? So, laging nyo, laging po natin bibigyan lagi ng karangalan ng Panginoon. Lahat kayo dito, sino man magtatagumpay, laging natin itataas ang Panginoon na. Amen? Okay. So, ngayon, yung ating pag-aaralan ngayon is the advent of Jesus Christ. The coming of Jesus Christ. So, napakahalaga yung ating pag-aaralan na ito. Okay? Na sana hindi lang natin pinaghandaan itong Pasko tapos always na lagi natin piniprepare yung ating sarili sa ating Panginoon. Okay? So, again, na ngayon ay na dapat natin bigyan lagi ng pansin sa buhay natin ang ating Panginoon. So, ating i-discuss ngayon the exposition of the scriptures concerning repentance. Okay? So, ating pag-aralan ngayon yung paglalahat ng Biblia, ng scripture, o yung salita ng Diyos tungkol doon sa pagsisisi. Amen? So, concerning Diyos sa atin about repentance. So, napakahalaga. Yung pagdating ng Panginoon, nakapagsisi na ba tayo? O yung inaantay nating Pasko na ito, nakapagsisi na ba talaga tayo? Okay, so, ito ay ating tatalakayin sa oras na ito. And then, to repent and turn away from sin. So, maliwanag naman, obviously, na makikita naman natin yung layunin natin is, dapat tayo ay mag-repent. Okay? Ayaw ng Panginoon na tayo ay mayroong mga secret sins. Ayaw ng Diyos niya. Ayaw ng Panginoon na mayroon tayong mga tinatago, nililihim, nagsalangan. Okay? Tuwing Pasko, lagi tayo nag-message na masaya ba ang Pasko kung mayroon kang kinagagalitan? Masaya ba yung Pasko kung mayroon kang masama ang loob mo? Hindi ba ganda, di ba? Hindi masaya. Kulang kayo, nagkakasagutan kayo, so hindi ba ganda. So, ang Panginoon ang ninais niya maging sa kanyang pagdating na ginagalitan natin yung repentance. We need to change our heart. Okay? So, we need to change our mind. We need to change our mind. So, kailangan natin na ayusin. Okay? Sapagkat, ang mahalaga sa Panginoon ay yung tayo ay nakapagsisisi. Okay? Sa bawat pamilya, pag meron po ba kayong nababalitaan bisita sa bahay ninyo o doon sa pamilya ninyo ay may darating, kayo ba excited pag mayroong mga gano'n? Tama po ba? O hindi kayo'y bisita, brothers ko, bibisitahin kayo ng Mio. Masaya ba kayo? Diba? Pagkaroon po yung ating tingin, hindi tayo mapalagay. Aligaga tayo sapagkat mayroong darating, may bisita. Tama po? Ano ang kadalasan ginagawa natin? Naglilinis. Di ba?
Yung mga lumang pintura, pinapalitan natin ng bagong pintura. Kasi, ating inaantay, excited kayo, o maglinis tayo sa paganda natin si ate, darating si kuya, o darating si Mio, magulis, ayusin yung bagong lahat ay dapat ayusin. Bakit ginagawa natin yun? O diba? Ginagawa natin yun para maayos yung pagtanggap natin. Di po ba? Dito na sa katulad na ito, binabanggit natin dito ngayon, ginagawa rin natin ito ay dahil sa patahanda natin sa Panginoon, gusto natin na malinis yung paligid, malinis yung sarili mo. Pag meron tayong mga bisita, tinatanggal natin yung basura, yung may mga tulo, yung may mga takas na tubig, inaayos natin na gusto natin na maging maayos sa Panginoon. So we need to prepare doon sa pagdadating ng ating Panginoon. Amen? Bago pa rin umating si Jesus, mayroon pang muna na una na sinasabi, prepare the way of the Lord. Tama. Gusto ko lang sa inyo na iparealize para habang tayo nagtatalakay dito, alam nyo na yung dapat natin ginagawa kung tayo ay magre-repent. Okay? Habang tayo nag-aantay sa Panginoon, dapat excited tayo sa Kanya. Kung paano kayo na-excite na may dumadating na relatives o kamag-anak o mga bisita ninyo, ay dapat ganun din tayo excited sa ating Panginoon. Andito naman yung pusa. Papa, itirahin mo na yun ito. Okay? Pero, okay lang. Okay po? So, the name of Jesus, the name of Jesus Christ. Okay? We need to repent. So, concerning about repentance, so, dito po natin makikita yung kasalukuyang yung scriptural na kinakailangan na ang lahat ng tao ay magsisi. Okay? The kingdom of God is near. Okay? Okay, tuloy tayo. So, basahin muna natin. So, pili po ba lahat ay tumayo and then follow after me sapagkat marami lang yung buhay ng ating babasahin. The book of Matthew, chapter 3, verse 1 hanggang 12. So, even yung ating mga nasa powers sa ating social media, if you have a Bible in your place, okay? So, open your book or the Bible, the book of Matthew, chapter 3, verse 1 hanggang 12. So, ako po muna yung 1 and then kayo naman po yung number 2. Hanggang 12, then we will read all together sa last verse. Okay, ako po muna. Chapter 3, verse 1. About the time John the Baptist began preaching in the desert area of Judea. Verse 3, John the Baptist is the one Isaiah the prophet was talking about when he said, "This is a voice of one who calls in the desert, prepare the way of the Lord, make the road straight for him." Many people came from Jerusalem and Judea and all the area around the Jordan River to hear John. Seven. Many of the Pharisees and Sadducees came to the place where John was baptizing people when John saw them, he said, "You are all snakes who warn you to run away from God's coming punishment." Nine, and don't think you can deceive yourself. Abraham is our father. I tell you that God could make children for Abraham from this rock. Amen. I baptize you with water to show that you are hearers. The lives have changed, but there is one coming after me who is greater than I am.
Because sometimes I am not good enough to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Altogether, verse 2. He will come ready to claim the great, separating the good, great from the chaff. He will put the good part of the grain into his barn, but he will burn the chaff with a fire that cannot be put out. Okay, let us pray. Lord, Heavenly Father, kami po ay naririto, Diyos, na nagpapasalamat. Lord, give us wisdom and knowledge, O Lord, sa aming pag-aaral nito. Lord, narito kami, we invite your Holy Spirit, Lord, to manifest each one of us, O Lord. I pray, Panginoon, na tulungan po ninyo, Diyos kami. Salamat, Panginoon, sa mga talatang aming binasa ito na mapapalapunawan yung gabing lahat, Panginoon. Pinupuli na namin pinapasalamatan sa tayong pangalan Yesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Tayo na lahat ay malaya na makakaupo. Okay, so, dito makikita po natin yung ating binasa is preparing the way of the Lord. Okay, so, mayroon po nga una sa ating Panginoon is to prepare the way of the Lord. Okay? The book of Isaiah chapter 40 verse 3 and 4 inyong makikita po doon sa talata na yan yung mga bagong daan o basahin natin para lalo natin maintindihan. Kasi tinuloy niya dito nung panahon po yung prophecy, yung prophecy ni Prophet Isaiah, and then ito yung kanyang sinabi. Ito yung fulfillment na ating binasa ng prophecy ni Prophet Isaiah. The word of Matthew, yung sinabi niya dito ay nangyari dito. You know? Okay. So sabi dito, Isaiah chapter 40, verse 3 and 4, sabi niya, may tinig na sumisigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilan. Isang parang at mabuhay na lansangan para sa ating Diyos. Tampakan ang mga lambak, patagin ang mga buhok at bundok, at pantayin ang mga bago-bago daan. It is literal or figurative. Okay. So, ito kanyang tinutukoy mo dito, mga kapatid. Ito ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi yung ating mga pag-uugali. Tayo yung isang katauhan yung kanyang tinutukoy. Kung literato, yung dapat lahat ng bundok o mga. Okay? Hindi po ganon. Tayo patagin yung bako-bako, ay dapat pinapan siya, so dapat make straight, sabi dapat maging maayos. Alam niyo yung tinutukoy dito, yung ating mga buhay, yung pagkatao natin. Okay? Sapagkat hindi talaga maganda yung pagkatao ng mga tao. Mayroon talaga mga ugali. Sabi ng iba, may ugali ito. Totoo. Mayroon tayong mga ugali. Ang tanong, anong klase ugali? Dalawa lang naman yung pagpipilian sa ugali. Diba? Good or diba? Bakit sasabi tayo ng ugali ng tao ito? Dalawa naman ang piling mangyari. Siya ay masama o siya ay mabuti. Good. Okay? And then, may tinawag po sa ating binasa sa Matthew, sabi, you, sabi niya, snakes. And the other translation is viper. Pero, yun din niya, mga kapatid. Okay? Alam mo ba, na yung mga Pharisees and Sadducees ay sinabihan ni John the Baptist, kayo, okay? Kayo mga ahas, kailangan niyo magsisip. Repent! Diba? Mag-repent kayo, magsis na lang. Okay? So, dito sa ating binasa doon sa Matthew, yung ahas ay nagiging instrumento sa hindi maganda. Tama po? So, bibigyan ko yung mga ahas. Maraming ahas. Okay? Sa Romania, nung panahon ng ating nungunong si Adan si Eva, sino ang naging instrumento po nun? Ahas. Diba?
Yung sa panahon ni Moses, mayroong ahas. Iba? Yung mga ahas na mga ekspertista at mayroon din sa ahas, yung tungkol ay naging ahas at kinain yung mga ahas ng mga ekspertista. So, may ahas din po ang Panginoon, ano? Mayroon din ahas? Pero yung ahas na yun, linunod yung lahat ng ahas na nilagay ng mga ekspertista. Kaya lahat ng ahas ay naubos. At alam niyo ba, maraming mga namatay sa Israel sa doon sa panahon ni Moses sapagkat tinukulong sila ng lahat na tinukulong sila ng ahas at nangamatay. Hindi maganda talaga ang ahas. Ano? Isa pang ahas. Noong panahon ng ating Panginoon Jesus, 40 days and 49 fasting, sino ang nagtukso sa kanya? Ahas. Talagang masama ang ahas. Kaya kung sasabihan niyo si Brother Ryan, ahas ka. May kalalagyan ka. Kaya huwag kayo magsabi basta-basta ng ahas. Kasi ang dami ngayong ahas. Alam niyo naman yung ahas pag lumalakbag. Pag nanalang ang bang ahas, ako manggapan. Alam niyo yung ahas, malandang manggapan. O, ginapang si Jesus. Anong sinabi ng Panginoon? Sige nga, gano'n nga, nandiyan na pa yung bato. O, anong sinabi ng Panginoon? Hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salita na Diyos. Nangangamot, pag nangamot yung pusa, hindi makating. Masakit. Huwag nangangamot. Okay. So, tinutukoy ko lang po yun kasi nabagoy po yun ni John E. Baptist. Sa totoo, mga kapatid, kung tinignan po natin yung anas na tinutukoy sa Biblia, ang lahat ng yun ay hindi maganda. Tama? Naging instrumento po sa masama yung ahas. At naging sa masama na yun sa punong natin, nagiging negatibo talaga yung tinignan natin sa ahas. Kasi yung trabaho ng ahas. Ha? Sabi kayo, mga ahas, tagalan po. Ano po yung nakalagay sa inyo? Ano ka nakalagay po? Walang magsasabi sa inyo? Kung ano ang sinabi, ito ang sinabi. Sabi, ngunit nang makita niya marami sa mga parasiyo at mga sulisiyo ay din pala by genealogy. Kumbayin din lahat yung asa. Kaya yung mga lahat ng mga ahas, ang mga lahat ng mga ahas ang hindi nananampalataya kay Jesus. Ang mga lahat ng ahas yung mga hindi nagsisisi. Why? Ano ba ang sinabi ko? Hindi nagsisi. Bakit? Ano po yung ginawa ni John the Baptist? Prepare the way of the Lord. Okay? So John the Baptist defined his own missions. Ano yung kanyang mission? To proclaim the words of God. Okay? Ipahayag to preach. Doon sa lahat ng tao is to repent. Kailangan niyong magsisi. Okay? Binabasa po natin ngayon kasi doon natin makikita na yung kanyang misyon. Ano ang misyon ng John the Baptist? Particularly mga kapatid, to preach the gospel. Ipahayag ang salita ng Panginoon na sabihin ng lahat ng tao kasi ng ginawa pero hindi tunay na kanilang pagsisisi. Maliwanag. Tama po na? So maliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos. Rejoice with the Lord. Rejoice! Di ba? So preparing the way of the Lord, dapat masaya ka. Preparing the way of the Lord, dapat ginagawa mo na ikaw ay dapat na nag-repent. Ikaw ay nagsisisi. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina pag mayroong bisita, ano ba yung sinabi niya dito? Kaya yung John Baptist defines on missions in John 1:23. Sabi niya, John told them in the words of the prophet Isaiah, I am the boss. Hindi yung mabuti sa pakikipagtagpo mo sa Panginoon. Hindi yung magiging mabuti sa pakikipagtagpo mo ngayong Pasko. Tama? Kung gusto, ipahayag na mag-repent,
na magsisi ang tao. Yun yung kanyang mission. Tama ho? Inihanda niya ang daanan ng Panginoon at hindi literal na bundok o kalsada yung kanyang sinasabi. Kung di ang kanyang sinasabi ay oo mga pag-ugal ng lahat ng tao kasama ko. Okay? Ngayong pag-uugal. Nagbibigas ka ng Panginoon pero dapat mong ayusin ang iyong sarili. You need to repent. Kung may kasalanan ka, dapat mong magsisi. Amen ho? Pagkali tayo. Amen ho lang. Baka napakuruan, kaya yung nakapagp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 ap
tayong hindi magandang pag-uugali. Okay, sabi niyan, ha? Sabi niyan, God's message in preaching is to repent and turn away from sin. People have habits that you did not let go of because their hearts are full of anger. Sino nito yung may galit? Galit sa magulang ninyo? Yan yung totoong pasto, yun yung 25. Yung 25 is celebration. Inaalala natin yung ating Panginoon, but ang totoo na pasto talaga ay yung occasion, event. Pero ang totoo, araw-araw, pasto sa buhay ng Kristiyano. Why? Sapagkat Jesus ay narealize sa iyo, puso, kaya araw-araw ka, pasto. Hindi mo. And then, just message is for people to prepare their hearts to give way to Jesus. Bigyan nyo ng daan. Kaya nagawa na si ang Kristiyano ay ibibigay mo talaga ang buhay mo kay Jesus. Kung noon hindi ka marunong magpatawad, ang pagiging Kristiyano ay marunong ka na magpatawad. Kung noon ay hindi ka marunong umibig, ngayon ay marunong ka na umibig. Yan yung Kristiyano. Yan yung pagpalit, yun yung repentance, yun yung pagsisisi. Hindi ka nagpapanggap, katulad ng parasyo sa nasiyo, sige nga, magpapautis na kami. Alam niyo mga simbolo ng pagpapautis mo, yung paglinis ng ating katawan, paglinis ng ating kasalanan, once na ikaw ay binaktas. Di ba na mayroon tayong bautisim dito every year? Yun ay simbolo ng paglinis ng ating hinugasan. Ang tama? Okay? O, tuloy tayo. So, meron pa tayo dito pag-aaralan, what is the significance of repentance? What is the importance of repentance? Ano ang kahalagahan ng repentance, ng pagsisisi? Mahalaga ba talaga yung pagsisisi? Tama. Mahalaga. Ang sino mang tao hindi marunong magsisisi, paano mong sasabihin na yung nariyan sa Kristo sa'yo kung hindi ka naman magsisisi? Diba? Mahalaga ba ito? Ano? Tama po? May benepisyo? Yes! May benepisyo sa iyo yan. Number one. Number one, ang sabi ko nito, to show us the path of righteousness. Dito, nakita pa natin kanina, di ba? May mga bako-bako. Eh, dito mga kapatid, ang sinasabi niyo dito sa atin, sa talata nito na binabanggit, upang ipakita sa atin. Eh, upang ipakita sa atin ang katuwiran. Yung tama. Di ba? Kaya sabi din yan, Baptist, ayusin niyo yung mga bangubang ang inyong ugali. Ayusin niyo yung mga mabalo ng inyong puso. Kasi marami na yung bago ang puso. Kaya hindi niya matuntun yung katuwiran ng Diyos. Ito yung importance, ito yung significance, ito yung magandang bagay na mangyayari sa atin kung tayo ay magsisisi. Makikita natin yung katuwiran. Pero kung ikaw ay walang pagsisisi, paano mo ngayon makikita yung katuwiran? O, di ba? Kaya sabi nga, ayaw pa magpakita sa atin ang landas ng katuwiran. What? Kung makikita yung libre ni Jesus, hindi mo siya makikita. Still, namumuhay ka sa darkness. Kaya nga pinaparepet. Mag-repent ka bago pa mahuli. Sa pagkakas,
materials of Satan na para ikaw ay pangalaman. Diba? Yan yung materialism. Yan yung instrument ni Satan para ikaw ay hindi mangalan at sigurado. Kaya, thank you Lord, kaya siya di baptist, preparing the way of the Lord. May spirit. Ayusin natin yung mga natin, hindi mo yung sasawa. You are snakes! O, di ba? Kasi ang dami araw-araw na nanonokso sa atin. Kaya hindi ka na mapapapatuloy, Brother Ryan. Halimbawa, ikaw, hindi ka mapapapatuloy talaga sa pag-ilingkod na yan. Kasi araw-araw na maraming ahas. Ako, ahas na naman ito, ahas. Puro ahas! Ang masaklap niya, hindi mo lang ahas ka na rin. Hindi ka nagtipi sa iba ng ahas, pero ahas ka na rin pala. O, di ba? Anong sinabi niya? John came to show you the right way to live. Yung tatlo na. Okay? And then ang sabi niya dito, you did not believe him. But the tax collectors and prostitutes believe him. O saan po? Di ba naniwan kay Jesus? Pero di ba hindi eh? Kaya hindi na mapamuhay ng maayos. At ang sinabi niya sa Tiyo, ibabalik ko po ng ika-apat na kung may dalayo pa ako, ibabalik po Panginoon. Sige niya, ayaw pa rin maniwala eh. Ayaw na mismo, sinasabi na ni John the Baptist. Eh, pinapahayal niya na. Alam na natin yung mission niya na para ipahayal sa mga tao na kayong lahat ay magsisi dahil darating ang Panginoon. Diba? To show as the path of righteousness, the road of righteousness. Pero kung hindi po tayo maniniwala, talo pa tayo ng tax collector at mga publikano. Yan yung sinabi, yung prostitute and the tax collectors. Buti pa sila. O, di ba? Okay, pangalawa, bakit kailangan natin magsisi at anong kalagahan ito sa atin? Number two, our sin will be blotted out. White out. Ito ay mabubura. Ito yung kung bakit gusto ipahayag ni John the Baptist to prepare the way of the Lord. To wipe out. Meaning to wipe out our sin. O di ba? So yan po yung sinasabi ng Panginoon na yung ay mabubura. Pag ikaw ay nag-repent. Pero kung ikaw ay hindi nag-repent, paano siya mawawipe out? Hindi. Hindi ka lang nagsisisi. Di ba? Ang pagsisisi ay mayroon po siyang pagbabago. Hindi ka lang sa dati mong ginagawa, mayroon talaga siya nababago kung ikaw ay nagsisisi. Di po ba? Chapter 3, verse 8. Tingin yung chapter 3, verse 8. Alam niyo po yung sinasabi niya? Ipakita mo yung pagsisisi mo na mayroong pagbabago sa buhay mo. Tama ba yung sinabi ko? Tama ko ba? Tingnan nyo yung Biblia. Tama ba o hindi? Ha? Tama ko ba yan? Ang sinabi niya? Ha? O. Ang sabi niya, those things that you really have changed your hearts and life. Ipakita mo yung totoo mong pagsisisi. Pero nakatipin mo na yung pagkikita, hindi ka pa talaga nagsisisi. Our sin will be blotted out. Magubula siya. Alam nyo, yun yung maganda na dyan yung Baptist. Sinasabi niya na, sige na, mag-repent na kayo, magsisi na kayo. Kasi bubulahin ng Panginoon yung kasalanan ninyo. Diba? Mula nung ikaw bata pa, hanggang ngayon, kung sa inyo itong tinanggap mo na sa hanggang ngayon, bubulahin niya ng Panginoon kung tinanggap mo siya ngayon ng totohanan. Ngayon mismo, ngayon, bubulahin niya, ano pa man yung kasalanan niyo? Yun ay buhay na sa paningin ng Panginoon. Ang hindi lang nagbubulahin, yung mga tao na lagi nagsasabi sa iyo, mababago pa kaya yan? Yan na yung mga tao hindi naniniwala sa iyo.
Pero ang Diyos naniniwala na ikaw ay mababago. Naintindihan mo? Kasi ang tao lalang i-remember siya, hindi masama ka, huwag ka pa masama kahit ang bago ka na. Kahit ako! Kahit ka, kahit Kristiyano, sinasabi, kasi ganito, noon ikaw ay ganito. Pero ang sinabi ng Biblia, ngayon mismo, pagkinanggap mo ang Panginoon, burado ang kasalanan mo. At minsan tayo din, naglalaro ang isa-isip natin, binunod ka lang tayo ng Panginoon ang kasalanan. Diyos siya at dapat siya na kaya man yung patawarin. Tama po? Kaya tayo lahat mga kapatid, kung bakit kailangan natin, bakit mahalaga. Okay? Hindi mawawalang kabuluhan kung ikaw ay mag-re-repent. Tama po? Kaya yan po mga kapatid, ano yung sinabi niya dito, Acts 3.19? Repent, then and turn to God. Diba? O, ikaw ay magsisi at ikaw ay magpalituog sa Diyos. So that your sin may be wiped out and the times of rejoicing may come from the Lord. Alam niyo ba yung istorya ni Kanaan binasa? Doon sa templo ni Solomon, mayroon isang lumpo. Diyan sa chapter 3. May isang lumpo dyan. Siya ay nagmamalimos. Huh? And then, patapos po nung dumaan sila. Ang akala nito, ay bibigyan din sila ng limos. Pero ano nangyari? Anong sinabi ni Jesus? At yung kanyang, ano? Jesus? Di ba ito? Oh, ang kanyang kasama. Wala kaming gold, wala kaming silver. Mayroon kami Kristo. Ano yun? Iyan po yan. Kung mayroon kami Kristo, anong sinabi? Tumayo ka! Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka! Ano nangyari? Siya ay tumayo, lumakas yung bulong-bulong at siya ay nakapaglakad. Yan po yun. Then sa bagong verse po, yung sinasabi na nung sinabihan nyo na Pedro yung mga tao na yan, sabi kayo yung nagpapago, kayo yung nagpapatay kay Jesus. Kayo ang mga nasasabi na Abraham kayo ay lahat ng Abraham, bakit nyo pinapatay si Jesus? Daba, sundan nyo po yung aking pinabasa. Yan po yung laman yan. And then pagdating po dyan sa 390 na yan, at doon ang sabi si Pedro, kailangan nyo magsisi at magbalik noob sa Diyos. Repent! Tayo yun. Hindi po ba? Tayo. Isa tayo na hindi naniniwala kay Jesus. Isa tayo na tumutumayo kay Jesus. Pero sabi niya, Peter Puno, hindi kami yung nagpagaling niya. Ang nagpagaling niya, alam niyo kung sino? Yung inyong pinigtasan. Yung pumunta dito na pinapatayin niyo. Hindi kami yung pagaling, siya yung magpagaling. Sabi nila Pedro. Diba? Kaya sa panahon na yan, sinabi po niya noon, sabi nila Pedro, sabi niya, repent then and turn to God. Magsisi na kayo. O diba naman ha? Kung ano yung ginawa ba ninyo noon, nagsaraulang kayo sa mga tao o nagtumayaman po kayo kay Jesus, ngayon mismo, right now, if you believe Jesus, ngayon ay tagapagligtas mo, and then right now, papatawarin ka ng Panginoon. At yun na kailangan alalahan niyo. Tama? Dahil kayo pinatawad ni Jesus. Si Jesus pinatawad ka. Yung mga tao hindi marunong patawad. Kaya Pasko-Pasko na, laging din na inaabangan yung 25. Again, celebration niya, event po siya. Ang totoong Pasko, may naglagay ka ng highway sa puso mo na dinadaanan ni Jesus. Prepare the way of the Lord. Highway, daan na dumadaan si Jesus sa puso mo. Araw-araw, minuto-minuto dumadaan sa iyo. Kaya lagi kang nababago at nakakapag-event ka. Okay? Pangatlo, mga kapatid. Repentance drives the devil away from us. Pag hindi ka nag-repent, mananatiling sa'yo si Diablo. Tama? Sin is a materials of Satan para gawin ito sa'yo. Para paglaman ka. Para ikot-ikotin ka. Repentance drives. Di ba? Repentance drives the devil away from us. Kapag hindi ka nag-repent, hinahayaan mo lang ang Diablo na yan sa'yo.
Diyos, eh kung ayaw mo mag-repent. Kailangan mo is to repent. Kasi hanggang hindi ka nag-remember sa ginagawa ko niya, pinagpapila mo hindi si Jesus eh. Alam mo ba kung sino yung pinatitira natin? Ang diyan mo sa puso natin, kaya bako-bako, listless, hindi maganda, tulog-tulog, yung buhay at pakulugan natin kasi ayaw mo mag-repent. Di ba? Yung pag-aantay natin sa Panginoon. Ha? Ito ay reminder sa bawat isa sa atin. You need to repent. Ikaw ay magsisi sa ginagawa mo ko. Di ba? Kayo ay magsisi. Alam mo ba na hindi biro yung sinasabi ni Gianni Cortez? Alam mo ba na ang daming galit sa kanya? Bakit inuha yung ulo niya? Kasi galit na galit. Yung tao na nagagalit sa pinabuhay yung ulo, pinuha. Sabi niya dito sa James chapter 4, 6-8, gusto niyo bang i-bribe? Gusto niyo bang tanggalin si Evel? Kung gusto niyo tanggalin si Evel, simply, preparing the way of the Lord is to repent. Kaluwa natin, kasi hindi tayo against it. Masarap yun. Masarap yun eh. Labahin niyo yung kaaway. Shout the demon. Resist the demon. And shall flee from you. Okay? Ang sabi niya sa atin, come to God and God will come back to you. Your sinners cleansing out of your lives. You are trying to follow God and the world at the same time, make your thinking view. Kaya nagagalit kay Jenny Baptist yun. Kaya marami din nagagalit sa mga pasto pag nagagalit si Jenny Baptist yun. Wala naman kami, hindi kami pwede mag-excuse dito. I tell you, my brother and sister, brethren in Christ, kinakailangan natin maging katotohanan yung ating sinasabi. Amen? So, sabi niya, sa ating pangatlo, drives the devil away from us. Okay? So, itaboy ang diablo sa atin. Ang ayaw ng tumaboy nito, hindi siya against sa devil. Gusto niya. Kapanin niya. Pero kung isa na, na ito ay iyong tinataboy, kapanin mo ang liwanag at Kristo. Naintindihan mo? Yes. Okay? Isa po ito mga kapatid na binabagin po dito. Ang sabi niya dito, come near to God and God will come near to you. You sinners, cleansing out of your life. You are trying to follow God and the world, same time, bear your thinking flow. Kung gusto mo, sumunod sa Panginoon. Amen ho? Okay. So, pagkaba, mga kapatid, lima lang ito tatalagay kasi kung uubusin natin ako, magdamag tayo ito hindi lang. Okay? So, after kasi ito, yumbay na naman ako. Mag-preach naman ako ron. Parang gusto nila akong pag-preach. Yumbay na naman ako. Sige, pag-preach ano. Pag-preach pa rin ano. Pero matitigas ha. Matitigas yun. Pag-wili-wili sila dito sa matitigas. Oh, sige. After po nito, alas naman kami. Kasi meron na umubutan. Gusto siguro nila lagi nasasaktan. Tumot na lang ako mamaya. Okay? O, sige. So, sabi dito, pang-apat, repentance tayo. Repentance is to lead us to the fullness of life with Jesus. Yes. Diba? Ang sarap naman. Diba? Alam mo kung bakit tayo pinagpare-repent dito ni Johnny Baptist? Ang sabi niya, is to lead us to the fullness of life with Jesus. Okay? So, again, na upang agayin tayo sa kapuruan ng buhay kasama ni Jesus. Alam niyo ba na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan? Pero ang kanyang sinasabi dito, mga kapatid, ay tayo ay aagayin niya sa kapuruan ng buhay, which is the salvation of Jesus that he offered us. Okay?
yung kanyang inial, yung kanyang regalo para sa atin. This is the gift of Jesus for us. Because of His grace. Amen? So sabi niya po dito sa Romans 6:23, ito yung kanyang sinabi. Oh, di ba? The payment for sin is dead. Again, di ba? Hindi po yun yung sinasabi po natin kapunuan. Kapag ikaw ang dyan at hindi ka nag-repent, yung kasalanan mo ay nagdudulot ng kamatayan. Hindi yun yung kapunuan ng buhay na nais ng Panginoon sa'yo. But ito yung letter B. Sabi niya, but God give us the free gift of life forever in Christ Jesus our Lord. Yan yung kapunuan ng buhay natin. Hindi yung kamatayan. Oh, amen? Kaya sabi niya dito sa ating pangapa, kayo, to lead us to the promise of life with Jesus. Kapag ikaw ay nag-re-repent, kapag ikaw ay pinagsisihan mo ang iyong ginawa, pero hanggang hindi ka nagsisisi, palagay mo, mararanasan mo yung kapurungan? No. Ang mararanasan mo ay kamatayan, magpawala hanggang. Okay? Ayaw mo mag-repent eh. Eh, ngunit pa kayo mga positive yet eh. Eh, may tax collector. Buti pa sila ng sisi. Di ba? So, tayo lang na sinasabi nito, basta gusto ba natin yung kamatayan, yung kasalanan, ay buka ng kamatayan? Hindi po yung kapuruan na gusto ng Panginoon sa'yo. Bakit pinadala ang bakit ka ho? Kasi dyan ito, this is to prepare the way of the Lord. And again, para ihanda ka, i-prepare ka rin, para mamit mo si Jesus completely. Magandang highway ang ilagay ninyo sa inyong puso. Mayroong kumukutita. Nakita niyo yung highway, yung ano ngayon, yung tulay sa Pasig. Nakita niyo yung tulay sa Pasig, brother Mara? Ang ganda, pagkabi, ano? Nakita niyo? Eh, bakit niyo gawin yung puso natin ganun? Natakawiran yung maganda. Nakita niyo na, nakita mo na yan? Yung sa Pasig, yung magandang tulay ngayon? Ang ganda. Pasyalan niyo mamaya. Ang ganda ng ilan. Okay? So, again, ito ay yung kapuruan ng ating buhay. Mas maganda, mas maigi, na gawin natin ito, mga kapatid. Ang Panginoon ay naririyan. Okay? Alam niyo yung repentance? Nagbibigay din siya ng kababaan ng kalukuwaban ng tao. May mga tao kasi ayaw mag-repent, mapagmataas, pinatutunayan nila na tama yung paglalagay ng no. Actually, hindi. Mali siya. Hindi niya kaya ibaba yung kanyang sarili. Ako, sa buhay ko, maging kayo, huwag kayong manatili sa mali. Huwag kayong manatili sa kasalanan. Manatili kayo sa tama. Tama? Pangima at panghuli. Panghuli. He is faithful and just to forgive us. Siya po ay tapat. Tama po. Siya po ay maasahan. Siya ay Diyos na magpatawad. Alam niyo kung bakit in-offer ito ni John the Baptist? Siya yan eh. He is faithful and just. Hindi naman mag-o-offer si John the Baptist na ang Panginoon Jesus ay walang ganitong klaseng pag-uugali o kanyang pagkanto, yung kanyang pagkapangyoon. Di po ba? He is faithful and just. Ang dami na yung taong ganun eh.
mga nagpapanggap na tama. Pero sinabi ng Biblia, the Bible rejects. Okay? Sabi ko dyan sa Luan, verse 12, sa ating pagkakasayang verse dyan. If we claim to be without sin, we deceive, sabi niya. And the truth is not in us. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Kailangan mo magsisi. Kailangan mo ngayon magsisi. Mula doon sa Judea, yung Jordan na yun, yung ilong maraming pumunta, kailangan mo magsisi. Huwag yung sabihin na kayo ay mga kasalanan, kayong mga upo, kayong mga ahas. Diba? Kailangan mo itubog. Kailangan mo ilubog. Amen? So, again, mabasahin natin. Ano ang sabi mo dito sa atin? Oh, 1 John chapter 1, oh yeah. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Di ba? Tapat siya. Tayo ay kanyang nililisi doon sa mga hindi mga magaganda natin ginagawa. At ikaw ngayon, ang mangyayari, ikaw ay magiging matuwid. Maging makatuwiran ang iyong pamumuhay. Gusto niyo ba maging makatuwiran ang iyong pamumuhay? Gusto niyo maging makatuwiran ang pamumuhay? Anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Repent. Kung gusto mo kayo makatuwiran. Okay? Sa lahat naman siguro tayo nag-isip na maging makatuwiran ang pamumuhay, anong dapat gawin? Just repent. Bakit repent ka? Tanggalin mo na yung mga sala na yan. Hindi yan maganda para sa iyo. Okay? So, yun yung limang bagay na dapat po natin, na dapat tayong magsisi. Ito yung significance, ito yung kahalagahan ng pagsisisi. Bakit dala-dala ni John the Baptist itong prepare the way of the Lord? Hindi ito yung bulok, hindi ito yung mga kalasada. Tayo to. Yung mga bago-bago, yung mga hindi magigat ng pagbukali. I mean, ho? So, number one. Number one, yung ating kinalakay dito ay, ano po yung una natin? Basahin natin yung una. O, number one. Wala dyan. Kamatay. Okay, number one. Number one is to show as the path of righteousness. May nagsura? Wala? Number one, our sin will be blotted out or wiped out. And the third is resist or drives the devil away from us. Number four, to lead us to the fullness of life with Jesus. And number five, He is faithful and just to forgive us. Sa ating pagkatapos, in our conclusion, our insight of implication. Verse 8. Do the things that show you really how change your hearts and lives. So in verse 8, andyan po mga kapatid. Ipakita ninyo ang pagsisisi ninyo na tama ang iyong ginagawa. Simple lang, di ba? Ano yung sa Tagalog? Pwede pong pakiulit? Ano yung verse 8? Pwede po bang basahin ko rin sa to? Sabihan sa mga kapatid lagi. O sige. Verse 8, pakiakas. Ipakilala ninyo sa pagkita ninyo ng pamumuhay na kayo ay nagsisisi. Ayan. O, ipakilala ninyo yung sarili ninyo. Talaga kayo nagsisisi sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Kung talaga kayo ay nagsisisi, ipakita ninyo sa araw-araw yung ginagawa kayo ay nagsisisi. Yun yung tanda na ikaw ay nagsisisi, pinakikita mo kung talagang totoo yung ginawa mo. Okay? Itong hindi naman mga kapatid, sobrang kayo matigas ang ulo. Anong sinabi po sa Roma chapter 2 verse 5? Romans chapter 2 verse 5. Anong sinabi po dito? But because of your stubbornness and your unrepentant, dahil sa katigasan ng inyong ulo at dahil sa hindi nyo pagsisisi, di ba? You are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. Huwag nyo yan antayin. Ano? Huwag nyo ngayon antayin. When this righteous judgment will be rebelled. Huwag nyo nang antayin yung buhot at galit ng Diyos. Huwag tayong maging matigas na ulo.
Pag ikaw ay winarding at sinabihan ka, mag-repent ka na. Huwag mo nang antayin yung wrath of God, yung buot ng Diyos. Na pag numatay siya, yung matuwid na hahataw. Alam mo po ba, yung binasa natin kanina tama sa tatlo na, in verse 12, anong sinabi? Iniwalay niya yung mga iba. Yan yung mga tao na hindi nagsisisi. Ay, nasa verse 12, anong sinabi? Di ba? Iniwalay niya po yun at ilalagay yun sa sinabi po niya yun po yun. Ihiwalay niya yung Diyos. Okay? So, but, sabi niya sa Romans, but because of your stubbornness, yung katigasan ng iyong ulo, hindi kayo nagsisisi. Patuloy pa rin yung ginagawa. Kayo pinaalalahanan ng Biblia at ako pinaalalahanan, kayo pinaalalahanan, pag kayo ay magpapatuloy nito, hindi totoo na tayo ay nagsisisi. Diba? Kasi ipakikita mo yan sa pamumuhay. Pag sinabi po yung pagsisisi, pero siyang natatanging kakaibang magbabago na hindi niya na gagawin yung dati niyang ginagawa. Diba? Okay. So, again, may babasahin tayo dito. Okay. So, tuloy. Have you repented of the sin of the or will you still continue without repentance? Kaya yung sumagot niya na. Alam niyo yun, hindi ako dito yung wala ako sa lugar na para kayo ay isga sa ganito. Kaya yung sumagot nito mga kapatid, have you repented of the sin committed or will you still continue without repentance? Okay? And then, take carefully because the name of Jesus is near. Nalalapit mga kapatid na maybe he will come and you haven't repented yet. Baka siya ay dumating again na hindi pa kayo nakapagsisisi. Baka dumating yung punto huli na ang lahat. Baka sa katanamayo kung ikaw ay basa na. Mayroon lang namamayong basa na. Kadalasan ang nagpapayo ay hindi pa bago pa dumating mo lang sa kanyang bubuksan na tayo. Walang namamayo na basa-basa na. Tama po ba? Okay. So, ito. May verse ako dito na mapagkitin sa inyo mga kapatid. Ay sinibasahin natin sa Tagalog yung para maintindihan natin. Sabi dito lalo. Sabi niya, nagsisisi na ba sa kasalanang nagawa o nagpapatuloy ka pa rin ng walang pagsisisi? Pagsipan mong mabuti, dahil malapit na ang paghaharap ni Jesus, baka dumating siya at hindi ka pa nakapagsisisi. Ito, nababasahin tayo sa verse nito. So, basahin natin, Barnaby. Sa Matthew 4:17, palagay niya sino po yung ulit na nagsabi ng repent. Sino nagsabi nito? Palagay niya sino yung sabi niya? Itong laman po niya. Sino na yung nagsabi niya? Sabi niya, on Jesus being repent. And then again, inuloy po ni Jesus. O di ba sabi ko sa inyo na una po si John the Baptist? At dito ang nangangaral na po si Jesus. Nung pagkatapos nangaral ni John the Baptist, kung siya ganyan nangaral, anong sinabi ni Jesus? Ang sabi niya naman dito is, sabi niya, from the time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of believers. Mga kapatid at kaibigan sa panahon natin ngayon, kung noon ay nagsabi na si John the Baptist and this Jesus 2,000 years ago ay nakakalipas, mas lalong malapit na pagbumay ang Panginoon. Are you prepared? Are you prepared to meet the Lord your God? Just one thing na dapat natin ngayon. Repent. Turn to God. And let's pray. Lord, narito kami at nagpapasalamat sa iyong kalagayan. Nagpapasalamat, Diyos kami, sa iyong mabutihan at patuloy niyong ginagawasan. Thank you, Lord, for this wonderful business that you've given to us, Lord. Thank you very much. Lord, we need your guidance and protections, your grace, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, as we prepare ourselves,
first experiment our lives. Or help us, Lord, to dry, out our sin in our life, in our heart. Lord, thank you for this message. Thank you for our beloved John Baptist that you use, Lord Jesus, to preach your word, so to repent every one of us. Lord, thank you very much. Be with us in the name of Jesus. Shall we pray? Amen.